mga kasirit. Yan pala yung good morning. Pagbabalik. Yan, ngayon mula tayo mag-upload mga kasirit. Bali nung pizza 4 pa kami bumalik. Yan, resume. Bali natanggal na namin yung mga nakita ko sa inyo mga kasirit. Ayun sila mga kasirit yung kasama ko. Natanggal na namin yung mga wall doon sa attic. Yan. Lahat sila anim. Ngayon, yan sila mga kasirit. Oh. Pinapasok nila yung apakan. Yan. Bali natanggal na yan lahat mga kasirit. Ngayon, isang gagawin is lalagyan ng panibagong spandril yung attic. Yung wall ng attic. And then, yung makikita nyo yung mga kasirit, yan. Papalitan ng flashing. Yan. Wall flashing tawag yan mga kasirit. Yan, samahan nyo po kami sa ngayong araw. Yan, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta mga kasirit. Okay. Let's go. Yan, akyat muna tayo. Turo muna tayo mga kasirit. Paso! Yan, let's go. Akyat muna tayo dito. Ito yung daanan namin mga kasirit. Oh. Yan. So, ito yung hagdaan, daanan namin pag ganyan. Pagdating doon sa taas, may purlin down. Tapos akit ulit doon sa pangalawang purlins na yun. Tapos sampa na sa bubong. Okay, samahan nyo mga sirit. Yan, sobrang napakahirap talaga nung trabaho sa construction. Kaya shout out dyan sa mga parehas sa construction ang trabaho. Yan, ingat po kayo. Saludo po ako sa inyo. Napakahirap lang. Yan. Tapos, yan, makikita na natin yung ibabaw ng bubong. Bali, naglagay tayo dito ng hawakan. Okay. Yan. Tapos, pagdating dito, mga kasirit sa bubongan, lagay tayo ng hagdan. Pupunta dun sa patulis. Yan. Bali dito na tayo mga kasirit sa tuktok ng bubong. Yan. Papalitan kasi natin yan mga kasirit kasi nangangalawang na siya. Yan. Bali 21 years na daw ito mga kasirit sabi nung may-ari. Yan. Napakatarik. Yan. Ito yung lalagyan natin mga kasirit ngayon ng ito. Babaklasin natin yan. Tapos yun, yung attic na yan, yung attic wall, is papalitan natin ng panibagong spandrel. Okay, let's go. Up, punta pa lagi. Up. Okay. Ito mga kasirit yung loob. Bali ito, kasi ang mangyayari ito mga kasirit, ang bubong dati dito is rib type. Ngayon, sabi ng owner is papalitan namin ng tile span. Yung apo ang brand niya, yung Elite. Kaya ngayon, ang layo kasi ito mga kasir is 96 cm. Simula dyan hanggang doon, 96. Kaya ang gagawin nilang mga kasir ngayon is lalagyan namin ng in-between ng isang parley na pa para hindi mabali yung tile span. Eh, bali yun nilalagyan na namin lahat mga shirit kung makikita nyo may mga ito mga shirit yan may stopper na siya bali susuksok na lang namin dito yung bagong parley na ito yung mga parley na mga shirit na isusuksok namin for the meantime ginamit muna namin siya sa apakan para makapaglagay ng stopper. Gawa muna tayo ng apakan dito mga sirit para maging safety. Okay? Okay. Ang problema is walang paglagyan ng camera. Yan mga kasirit na gawa na natin yung apakan dito. Yan. Bali, lalagyan na lang natin ng kahoy yan dito. Yung forma ng poste. Yan siya. Dito yung dulo. Yan. Yung mahirap nga lang kasi matarik saka mag-isa lang ako dito kasi yung iba is nagwi-wielding sila nung magiging stopper ng
Parlina. Yan. Kasi yung iba mga kasirit is nasa ibang project. Yan. Si Kuya Buyet is marami din siyang mga project. Pati ipakita ko sa inyo mga kasirit. Yan mga kasirit project niya. Oh. Makita niyo yung dinakasin natin isom ng maigi. Yan ang yung project niya mga kasirit. Yan yun siya mga kasirit. Oh. Yung naka-brown na nagwi-welding. Yung red ang bubong. Ah, halos magkakatabi yung project namin dito mga kasirit. Yung brown ang bubong mga kasirit is project niya pa rin yan. Yan. Dito halos dito mga kasirit is project niya. Tapos doon ang mga kasirit, yung kulay red na bubong mga kasirit is project niya rin yan. Yung kapatid ko si Kuya Buyet. Yan. Mayroon pa doon na hindi pa nalalagyan ng bubong. Yan si mga kasirit. Di lang makita. Yun mga kasirit oh. Yun. Yung parang mapula na yun. Still traces pa lang yung kasirit. Natakpan kasi ng isang ginawa niya rin. Yan. Ito yung mga ginawa natin dito mga kasirit mga bahay oh. Yan. Yan. Ito naman yung project ko. Yan. Bali project sana na ito ni Kuya Boyd. Kaya hindi maharap. Kaya binigay na lang sa akin. Kasi medyo malaki yung costing yung mga kasirit na pag nagkamali ka mga kasirit siguradong lugi kasi alam nyo naman pag mataas yung building or yung bahay na sa scaffolding pa lang time consuming na talaga yan. Saka mahirap mga kasirit yung renovation mga katulad nito yan. Mas maganda pa yung bagong layout kasi alam mo yung flow ng trabaho. Pero pag ganito mga kasirit, kasi yung error nung mga nauna, ikaw ngayon yung mag-absorb nung mga kasirit, i-discartehan mo kung paano siya may tama. Kaya medyo matagal. Although, andito na kami sa stage, naglalagay, stage ng paglalagay ng parlina, si parlines yan. Bali, ang gagawin natin dito mga kasirit na discarte kasi, isa, lalagyan namin ng si parlines para pagdating ng yero, nung Apo brand na in order ko mga kasirit is tatanggalin na itong old roof. Yan. Pag natanggal yan mga kasirit is ikakabit din yung bagong bubong. Yan. Kasi yung owner kasi mga kasirit is dito pa rin sila nakatira. Kaya kailangan na maibalik din yung bubong na matatanggal para hindi sila mabasa. Hindi mabasa yung mga gamit sa loob. Yan. Ganito yung ginaga ng mga kasirit. Mahirap yung re-roofing pala. Mas maganda yung layout talaga. Okay. Bali ito na mga kasirit yung yan kita. Ito na yung apakan natin. Bali hingin na lang natin yung makita niyo yung kung ano mga kasirit yun. Yung ito mga kasirit, panoorin niyo yung clip ng pagkakabit ng spandrel. Let's go. Yan mga kasirit. Simula na tayo magkabit na tayo dito ng spandrel. Ito yung muna sukatin muna natin yung kung gaano siya taas mga kasirit 123.
mga kasirit, oh, na lagyan ko na lahat dyan. Kompleto na yung mga kasirit ng manggam. Ang susunod is yung pinakasiling niya na. Ito, wall cladding, tawag yung mga kasirit. Okay. Sa ano mo ngayon, insert mo nga yulo, pag i-cut ko, sabay tuk-tuk-tuk. Mga kasirit, merinda muna tayo. Mainit. Yan. Ito lang ang merinda namin, RC at saka oh, tinapay. Yun lang na uli. Yan, si Mark 1 and Mark 2. Wala yung isa. Busy. Si Bob 2. Si Bob 1, wala. Yan mga kasirit, nagkakabit na tayo ng spontrin. Okay. Let's get it out. Ito si Mark, na-miss kyo. Uwi na kami kasi alaksing ko na yun. Alaksing ko na nun sa kabila. Oh. Yan si Arnel, mga kawain. Si Master Lukatlata. Oh. Yan mga kasirit yung nayari natin. Yung baling dalawang i-tape na yun mga kasirit yan. 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 Hanggang dyan na yung mga kasirit. Kasi makita nyo may awang pa dun sa baba kasi pagdating ng yero para hindi mahirap ipasok. Okay. Bali bukas, ang gagawin ko na lang dito sa atik nito mga kasiret dito. Ito mga kasiret, lalagyan ko ng capping na yung flat molding na puti. Tapos yung ito mga kasiret. Ito. Itong end flashing. Bali papalitan natin yan ng kulay puti. Yan. Tuturo sa inyo kung paano magkabit ng ganyan ng kasiret. Kaya subaybayan nyo yung kung ano to, vlog na to para may mapulot kayong aral. Okay? Uwi na. Uwi na. Bali binababa namin yung mga excess na materialista para kwa. Yan. Para hindi maihangin. Para lumakas yung hangin mga kasiret. Hirap na. Makadisgrasya dun sa baba. Yan. Tumama muna namin. Yan, hanggang dyan na lang mga kasirit. Bye-bye.